Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita, ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo, Topa Show! Ang programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo, Topa Show! At ngayon, narito na po sila ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio, oh, kasama yeah. si Doc Che Lejano. Yes Yes Yo, Topacio! Yeah, mga kasama! Magandang umaga po. Ngayon po ay Huwebes, ang ating araw, ating petsa, 8 ng Pebrero, ating oras, alas 11:03 ng umaga. At ito na naman po ang Yes Yes Yo, Topacio, Attorney Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal, Topacio. Oh, yeah. Umabati po sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. At siyempre, na-miss ko yung taong ko eh, ang the dazzling, the debonair, the devilish, the diabolical. Talagang walang iba kundi si ano po inyong lingkod, Doc Che Lejano. Nandito tayo sa programang Yes Yes Yo, Topa Show na mapapanood sa Leo 23 TV Signal Channel 24 TV Plus 27 at Afford the Box 25. Ayan, oo. Sabi. Alam mo, pasensya na't nawala ako. Kasi nung makalawa, ay may hearing ako. Plus may mga meetings ako. Alanganin na kasi, pag alis ko ng hearing, baka hindi na ako umabot dito. Naglagay na ako ng mga meetings. Kasi turned out, aabot pa sana ako. Hindi ko alam, hindi mo naman ma-predict eh. You can never can tell. You can never can tell. Kaya lang, naka-line up doon. Takot na meeting. So, wala na. Kahapon naman, meron akong hearing. Well, hindi ako ang hiniring. Hindi ako nasa hot seat. May hearing po yung yung Senate Committee on Migrant Workers. Hala? Ba't nasali ka sa migrant worker? Ha? Hindi, kasi ganito yan. No, sige. Di ba, kaibigan ko si Claudine. Di ba, may pelikula siya, Bilan. Oh. O bago, isa sa mga talents ko, si Sara Polverini, Italian. Oh. Sa Italy nangyari. Kaya kasama ako. Talagang Italy lang lang. Hindi, ganito. Italy lang lang. Hindi. At naka, di ba mahilig ako mag-text ng Italy? Oh. I trust and love you. Oh, Italy! Italy. I trust and love you. Okay. Seriously, mga kasama. Sabi-sabi. Oo, ganito po yan kasi. Ikwento natin sa'yo. Pero bago yan, Doc Che, masabi ko lang in passing, natutuwa lang ako rito sa dalawang bangayan. Nito yung mga dating presidential spokesman. Spokesperson, should I say. Spokes characters. Sino yun? Sino di ba si Harry Roque? Oh, Harry Roque. Si Harry Sal Panelo. Anyway, mamaya pag-usapan nga natin yan. Pero alam mo yan alam mo si mabanggit ko lang. Baka makalimutan ko eh. Ayaw mo, kaya hindi nananalo yung si sino? Harry Roque. Bakit nga? Very suspicious yung mga actions niya tungkol sa droga. Di ba noon, natatandaan mo, nung last election, di ba tumakbo siyang, ba't gumingiwi ka? Wala, tinitingnan ko kasi may distortion yung camera. Lagyan! Tignan yung camera ng konti, naka-wide eh. Anyway. You're saying about, Harry Roque. Oo, di ba noon, lumabas droga. Ang drugs. Di ba nagpasaring si Pangulong Duterte? Isang kandidato gumagamit ng cocaine. Oh, yes. Si Pangulong, presidential candidate, Bongbong Marcos. Yes. Nagpa-testing agad. Yes. Oh, negative ako. Si Manny Pacquiao sabi niya, hindi sufficiente yan. Hinahamon ko kayong lahat. Oh. Kasi di ba, minsan sinasabi, steroids daw siya. Hinahamon ko kayong lahat. Wag lang yung urine. Ano bang mga test? May saliva ba? Wala, sa drug test. Urine talaga, Pero pwede rin yung buhok. Yun nga, yun ang hinamon ni Manny Pacquiao. Lahat ng kandidato, hindi pwedeng urine lang. Hair! Yeah. Sample ang patesting natin para mas matagal. May tumanggi si Harry Roque. Pambira. Ibig sabihin, may tinatago siya. Ba't ayaw niyo magpatesting ng buhok? Hindi naman na tinatago yata, pero walang mahahanap. Yun ang problema. Hindi, tinatago niya na wala siyang buhok. Wala. Okay. Alam mo kung ako sa kanya, para walang mawala, matanggal mawala. Lahat ng doubts. O, matanggal lahat. Nagbigay na ako ng hair sample. Siguradong negative yun. Nabagay. Pati si Juan may umatras na dyan, ha? Duda-duda din, ha? Huwag baka makalimutan nyo. Si Congressman Marcoleta, umatras din. Alba! Ayun! Dapat tinanggap nila yung hamon. Sige! Kailan nyo gusto, magbibigay kami ng hair sample. Meron pa naman ako hair sample.
Meron pa naman. Actually nga, hindi ko naayon kundi. Tinamad ako yun. But your hair is not ample. Hindi ample. Anyway. Hindi ample, sample. Bunot-bunot lang. Anyway, kahit saang hair naman, pwede. Paala na yun. Medyo mapapaurong ka lang. Kaya mapapaganong kayo. Burnik. Yung mga ibang tao, hindi naman nila alam kung ano yan. Bahala na sila. I-google nyo na lang kung ano yung burnik. Madyakit yun! Madyakit ang burnik. Mas masakit pa yun sa pubic hair. Oo. Pagkahili na yun. Sa likod yun eh. Iba yung ano sa harap. Pero seriously, kahit anong hair ba, kahit yung sa yung dito sa kamay. Kung yeah. Kahit anong hair. Di ba may, yun ang tawag sa French yun sa mga balbon? Madamusha. Madamusha. Yes, madamusha. Oh, para si FG. Yung kapal nung ano ni FG, machong-macho yun eh. Makapal yung buhok mo sa balahibo sa kwan. Balahibo sa dibdib. Si kaibigan natin, si Mark Derrit. Ayun. Kapal din yun. Ako. Malabear. Ako meron din ha. Pakakala nyo. San? Sa utong meron. Ayun, yun. Nasa ba utong? Oo. Nasa ba utong? Dibdib din. Oh, eh, di balahibo sa dibdib. Oo, yun. Tama. Meron din ako ilan. Mahirap. Siguro mga isang dosena. Oo, makate. Pagka inaahit. Oo, meron ako ilan. Kasi dapat tanggalin eh. May mga nagre-reklamo sa gabal daw. Anyway, kung saan pupunta? It's a matter of taste. Ayun. Pag masyadong mahaba, nakakainis nga, di ba? Hara-hara eh. Tusok sa mata, ganun. Ilong. Pasok sa ilong. Oh, yeah. Tapos pag nag-ahit, tapos mga ilang araw na, ako, mamumulay dito ko na. Oh, yeah. Pero mag-ingat ka sa ingrowing na hair, di ba? Masakit yung ingrowing. No. Kasi infectious na yun. Anyway, parang tawa natin, infectious. Yes. Anyway, kung saan sana pupunta eh. Yeah. Senado eh, naging utong. Pahira ka kasing tao ka eh. Hindi na lang eh. Kalokohan din kasi. Dapat tanggalin na lang yung Senado. Eh, wag naman. Gastos na. Check and balance. Isipin mo kung walang Senado, eh di Prime Minister na si Martin. Oh, buti na lang may Senado. Sabagay. Oo. Palagay ko, yung mga framers sa Constitution noong 1986 nung nag-convention sila, in their infinite wisdom, pumunta sila sa Oracle. Yung ano? No, sa Orakulo. Iba ilam iba naman yung sinakulo. Iba sinakulo. Siraulo. Oo, siraulo. Ito natatanda ko kay ano eh kay Attorney Raul Paras. Napahirap ng pangalan niya eh kasi pag dumarating siya, oh, Siraulo. Oy, mahirap. Siraulo. Dumarating lang Siraulo na. Bago Siraulo. Kasama pa niya isang kasama namin sa Boracho Films si Ryan Ang. Si Ryan. Si Ryan. Si Ryan. Mahirap. Si Ryan. Yung isa si Ryan. Isa si Raulo. Si Raulo. Si Ryan. Isa si Rata lang. Ayun, ang mabigat. Anyway. Pa naman, kahit nasira. Anyway, hindi kasi ganito, ano, kaya Committee on Migrant Workers, ito yung pinangungunahan, may idol Rafi Tulfo. Sabi. Meron pong mga complainants na nag-up, na nagreklamo. Parang hindi obvious. Yung mga complainants na nagreklamo. Oh. Kaya nga complainants eh. Reclaimers. Reclamation. Reclamation. Nagre-reklamo. Nung nagre-reklamo ka sa... Sana itinuro ko sa Philippine Reclamation Authority. PRA. Pwede. Anyway, may reklamo po sila sa isang entity sa Milan, Italy, na ang pangalan ay Alpha Assistenza something-something. Parang grupo to. Assistenza siguro, assistenza, assistance. Yan ay nag-a-assist sa mga Pilipino na gustong magtrabaho sa Italy. More particularly sa Milan. Alam mo ba, ang Italy has 180,000 or so documented Filipinos, either residents or temporary workers. Yan. And an estimated between 50 to 80,000 undocumented. Dami rin ah. And yung sa documented, ewan ko yung undocumented ah. Kasi mahirap malaman po yun, undocumented nga eh. Mahirap. Walang dokumento po eh. Ay. Alam nyo, naghanap ako noon, pumunta ako sa embassy, bigyan nyo nga ako ng mga documents tungkol saan sa mga undocumented no workers. Teka muna ho. Eh, tinignan ka naman sa mga. Ako ba yung niloloko mo? Anyway. Undocumented ah. Hanapan mo ng document. Anyway, 40,000 of those documented ay nasa Milan. Ibig sabihin. So, ilan ng Milan? Ayun. Ilan ang nasa Milan? Alam mo ho. Nyari. Alam mo, ito lang itatanong ko sa'yo. Sagutin mo ako ha. Sa Milan. Ano sabi? Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako kaya mahal mo ako? Yeah.
Teka lang, hindi nila malalaman nyo kung di sila na doon. Yung eksena doon sa bridge, yun quotable quote doon. Kasi yun na nagtutulay doon sa storya, kaya nasa bridge. At saka doon sila naghiwalay, they went their separate ways. Napakasimbolic ng bridge na yun. Anyway. Kulang na lang, bridge of separate ways. Anyway, so, sa madaling salita, nag-apply, nagbayad, 3,000 euros. Bam, laki ha. Ang pangako ay may, yung, ano, nula osta ba yun? Nula osta yung working permit. Well, to make a long story short, walay. Ay? 3,000 euro tapos walay? Walay. Walay. Alaay? No, hindi. Meron ditong local na accredited na visa issuer or whatever they call it. Ano. Okay. Nung nagreklamo sila roon, kasi laging sinasabi, dito ko, ito yung kumukuha, dito nagko-cause ng delay. Legitimate naman pala yung accredited na visa na nag-i-issue ng visa rito gobyerno ng Italy. Pero sabi nila, pakikita namin sa inyo lahat ng documents namin, walang application kayo rito. Kasi noon, kinakancel daw, etcetera, ilang beses nakancel, pumunta sila, nagagalit na sila, sabi, bakit kayo nagkakancel? Bakit po? Patingin nga ng dokumento nyo. Ay, mga peke po yung mga dokumentong ibinibigay sa inyo. Anyway, yun ang problema. So, yung iba po narito, yung iba, may mga kamag-anak sa Milan. Nagreklamo sila kasi nga sa dami ng Pilipino sa Milan. Ang Milan pala ay ang top migrant destination for Filipinos in all of Europe, ha? In all of Europe. Migrant, hindi yung turista. Workers. Hindi yung turista, migrant. Yung mananatili roon for an appreciable length of time. Anyway. May reklamo sila. Hindi ko sinasabing totoo, ha? Kasi may ongoing reklamo hearing. Hindi ako nag-judge. Ito ay kakilala ko pa ito. Na yung Consul General daw na itago na lamang natin sa pangalang El Mercato. Okay. Ito kakilala ko to, fellow, ano nga ito eh? Fellow film enthusiast. Nakakagantuhan ko to. Ano ginawa? Inuupuan daw yung mga reklamo nila. Yun ang aligasyon nila, ha? Okay. Hindi inaaksyonan. At napag-alaman, ito palang Alpha Assistenza ay palaging nagdo-donate sa konsulado. Just like last July, June, kasi Independence Day nga pala yun, ba't July? June. Ay sila ang gumastos dun sa festivities na umabot ng 29,000 euros. Okay. And may mga video to. At may mga post yung mga nagpapatakbo ng Alpha Assistenza na tatay-tatayan daw nila. May mga post sila sa Facebook. Magkayakap sila kay Consul General, etc., etc. Okay. So, yan po ay nilabas ng Daily Tribune. Oh, galing. Isang dyaryo. Galing. Sabagat doon sa usaping OFW nangyari yan. So, pumutok yung storya kaya na-attract yung atensyon ng Senado. Kaso mo, na-demanda ng libel yung Daily Tribune. Ganun talaga. Par for the course. For occupational hazard talaga yan. Itong business mirror nga natin nade-demand at diba hinaharapan ko pa. Ganyan po talaga pag mamamahayag. Anyway, so pumunta na po sa Senado yung hearing. Ooh. At unfortunately, yung dalawa pong persons of interest na representante ng Alpha Assistenza rito sa Pilipinas, yun. Si Crisella Respicio. At yung isang ang apelyido Frederick Dutaro. Na inanyayahan ng Senado ay tumakas. Hello. Bakit tumakas kung wala namang itinatago, di ba? So ang alegasyon is kaya nangamoy at umalingasaw kasi inupuan yung papel. Ayun ang mabigat. Lalo pag ako umupo doon lalong mabigat 'yun. Anyway, depende kung gigilid ka. Anyway, so nandoon yung mga complainants at sinabi po yung scheme. Ang mabigat po diyan, eto pa lang Alpha Assistenza ay hindi rehistrado sa Milan. Hello? na provider nitong mga ganitong service. Recruiter na facilitator. Na hindi registered. Meron pa palang sistema roon sa Italy na sinatawag na patronato na mga organisasyon na sila ang nagpa-facilitate ng
visa requirements ng mga Pilipino. Sponsor, sponsor. Oo. Oh, tolerated yun. Ngunit dahil nga nagkakaroon ng mga anomalya, may order na pala ang DFA sa atin na yung ating konsulado roon should dissociate itself totally from these patronatos. So, ang akin lang, classification pala ron talaga. Oh, ang akin lang, hindi baka hinahinala na isang kumpanya na nagpo-provide ng services sa mga Pilipino na makapunta sa isang lugar katulad niyan, Milan. Yeah. Oh, Italy ay nagdo-donate sa konsulado. Oh. Eh, kasi alam nyo, itong ating batas, hindi ko sinasabi again ha, na guilty si Consul General Cato. Let's give him the benefit of the doubt. Dinidepensa naman niya ang sarili niya. Pero, di ba nga sa Anti-Graft and Corrupt Practices yun. Act dito sa atin? Yun. Diba? It is prohibited to give anything sa mga nakaupo sa pwesto. Lalo na. Oo, hindi mo dapat tanggapin. Kasapagkat, iyan ay criminal offense that is a donation in relation to your office. Yes, bakit nga magbibigay, lalo na kung hindi mo namang ilala. Ngayon, moderate gifts na mga, halimbawa, ako, di ba, pagka yung holidays, di ba, nagbibigay ko sa mga kaibigan ko, yung iba, mga Huwes, mangkok lang naman yun. Ikaw ba naman, makakakuha ka ng pabor sa mangkok. Symbolic lang kasi naman yung mangkok. Pero yung mga gifts of substantial value, mabigat yun. Katulad niya, 29,000 euros. O, pwede mong sabihin naman na, hindi ko naman ginamit. Ito naman ay ginamit sa celebration ng Independence Day natin. Pero the fact remains na may pondo naman po ang bawat embahada, ang mga bawat konsulado, sa mga van de honor, ang tawag dyan, di ba? Yes, van de honor, yung magto-toast-toast kayo. Bakit kailangan tumanggap pa sa private enterprise na laging lumalapit sa consulate para sa mga pangangailangan? Or, ha, ito dapat na foresee na maaring since alam mo na ito ay patronato. Alam mo na ang kalakaran diyan sa Milan. Hindi ka naman ipo-post diyan, hindi ka i-brief, di ba? Eh bakit dapat nagdistansya ka na lang antimano without having been told to do so? Kasi nga medyo malabo ito. That is the word. Delikadesa. Yeah, kasi maraming ang mga patronato pero yung iba na legit, yan yung Milan lang sila. Milan. Milan lang naman. So marami. Yun ang problema. Sabi nung iba, hindi naman ako naniniwala. Na kasi ang ano daw ang word daw sa Italy, in Italian, sa syndicate, sindakato. Sindakato? Oo. Di ba, Consul General Cato, di ba? Sindakato. Ako hindi naniniwala dyan. Sindakato. Oo. Hindi sindikato. Oo. Hindi naman kami siyempre agad-agad naniniwala. Sabi nga ni Senator Raffy Tulfo, may hearing pa at papakinggan ang bawat panig. Ngunit sa amin sa Daily Tribune, kami naman siyempre parang business mirror. Yes. Parang itong istasyon na to, pag kami mga ganyang complaints, duty naman natin sa media na i-report at ibigyan ng publicity kasi public concern yan para hindi na magoyo yung ibang mga tao. Para malaman din nila na tumatakas na yung mga data at pigilan yung pagtakas. Oo naman HDO, Home Departure Order. Nahuli lang yung filing ng precautionary hold departure order ng abogado ng mga biktima. January 24 pala sila nag-file, lumalabas sa aming mga records. Disyembre pa lamang ay nagsitakbuhan na yung dalawa. Marami yung yung mga pinailan, may mga alias lang. So yun ang mabigat. So ingat po tayo sa mga ganyan na believe din ako kay Senator Rizzo Ontiveros. Kasi di ba alam mo naman, sensitibo yun, di ba? Dinimanda ko lang, nagalit na sa akin. Dinimanda mo, nagalit. Sensitibo yung tao. Ito naman, dinimanda. Vice chair siya nung committee. Okay naman kami, alam naman niya na trabaho lang ito. But in this particular instance, we are on the same side na tinutulungan namin yung mga migrant workers. Kaya nga lumabas nung nagsabi siya, dapat daw mag-lookout bulletin na. Yes. Dito sa mga sinasabing salarin, ha?
Sabi namin, ma'am, we would like to respectfully inform you that we already applied for a lookout bulletin or a precautionary hold departure order as per a memorandum circular nung Korte Suprema. Okay. And kaya lang, eto namang immigration, nandun naman sila. Kung hindi pa lumabas yung usapin ng lookout bulletin o hold departure order, hindi mo sasabihin, ma'am, according to our records, you are no longer there. Anak, kapatay natin, hindi mo pagan si dati. Amagay. Eh, alam mo naman, imbitado yun, may listahan ka naman eh. Anak, wala. Peting naman, buhay. Kasi ngayon, hindi na basta-basta pwedeng mag-issue ng hold departure order ang Department of Justice. Kasi unconstitutional nga. According to the ruling in the landmark case of Arroyo versus Secretary of Justice, brilliantly argued in the Supreme Court by a certain attorney. Malakas ang sex appeal daw na abogado. Oh, yeah. Oh, yeah. Bisa nagbabackfire. Kailangan alam nyo, talagang we have to uphold the Constitution kahit na magkaroon ng temporary inconvenience. Parang yung Miranda ruling, di ba? Yung i-read mo yung rights, you have the right to remain silent, blah, blah, blah. Minsan, yung under the Miranda rights, may nakakawalang mga guilty. Kanya lang, kailangang itaguyod natin ang saligang batas. Yes. And since yung hold departure order ay na-issue after nakaalis, nagiging mutant epidemic. Mute kasi wala nang masabi, nakalis na. Epidemic kasi kumalat na yun. Kumalat na. Pero hindi, ha, kawawa yung mga tao. Yun ang bad. May mga nagbenta ng laman. Ari-arian. Hindi naman. Hindi, laman ng mga bahay nila. Nagbenta ng laman ng kanilang kabahay. Yun, okay. Hindi, kawawa talaga. Yung isa umiiyak doon. Kasi sinama pa siya sa libel case. Complainant nga siya. Nagko-complaint lang po ako eh. Public official ka eh. Dapat ka naman kine-complaint. Bakit ilalibel mo kating kaka? Hindi bali yung dyaryo. May panlaban yan eh. May pang-abogado yan pa eh. Yun, nagoyo na nga ng 3,000 euro. Tinamanda mo pa. Anong abogado? Anong kukunik abogado? No? Sabi, pao. Kaya nakawawa naman. Wawa. At nalaman pala namin, pagka may demanda ka lang pala, mere demanda, ay may lalabas na sa NBI. Po, NBI agad. Demanda ka pa lang. Oo. Wah, record ka kaagad. Kawawa siya umiiyak kasi i-redeploy daw siya sa Taiwan, baka magka-problema. Sayang. Anyway, at sa notang yan ay magbabalik po ang ESS Auto Pasyo. Patatong ako, commercial information, advertisements, patatong sa paalalahanan po. Wait, transcript muna tayo. Ha? Ang aras po natin ay alas 11:25 ng umaga. Boom! 1, 2, 3, yeah! Yes, yo! Topa Show! Yeah, mga kasama! Oras na, alas 11:36. Nagbabalik po ang Yes, yo! Topa Show, Tony Ferdi Topa Show, at Dustin Debonair, Devilish, Diabolica. Doc Celejano po, na nandito tayo sa bagay ng programang tinaguri. Oh! Okay, sisimulan natin pagbati dito sa mga YouTubers ang kamahilig sa YouTube. Kina Janet, Prime Ribs YBR, MX Red, Maple Leaf, Mayer Sereño, Jennifer Sigawa, Victor Tadeo, Stone Trooper, Nitz Illustre, Romantic Moon, J-Rome Merced, Leo, Zaira Torres, Elzeber Quiñones, Gets Video, Works Briggs, at pag-greet ng kanyang asawa, birthday daw ngayon, si Fem Briggs. Anong pangalan? Pangalan? Fem Briggs. Fem Briggs! Happy birthday, Fem Briggs! Leo, Pinay Paparazzi, Boss Bell, Boy Martinez, Miguel Grande, Leo, Mario Noishi, Carol D. from Pampanga, LMX Red Maple Leaf, Gico Filipino, 888-777, Noel Sico Celes Bongkay, happy morning sa inyo, birthday ng apo ko at wedding anniversary ng anak niya, Noel Sico, Saudi Arabian, LMX Red Maple, andyan na, Ferdinand Maravilla sa Badyo Numancia Aklan, and dito pa Jerome Merced Manyika,
Madra. Maria Elizabeth Logan, boy naman ang dugudaw niya. Francis Santos, Sandy, kita Janet Allen de Mariano. Maraming salamat sa inyong pagtangkilig. But we also have our X-rated na mga dating Twitter, mga X-rated na mga natin na anak ng tinapa, mga tinapakers. Leo Imperial, Raven, Nevermore, tsaka si Gracie Tumia. Meron bang, sino? Gracie Tumia. Who dat? Eh, Viva Max din eh. Ah, media personality raw. Si Graciel Tomasis pala. Sorry, Graciel. Ah, si Graciel Tomasis. Hindi ko kilala. Mr. T and Rolly Maliari. And yung isa ang sulat ay Chinese. Hindi ko mababasa. Masayroid kita, Santa Audibert. And Nathan Pham, Leo Imperial, Amante Moreno, Reynaldo Medel, Japoktin. And, si Kat Davi, nilagay ni Raven Nevermore, meron pa isa. Okay. Kat Davi, Andres Juan Abella, Rose Pablo, babaeng taga-Malolos, Brioni Froman, Janine Van Wy, Macarceo 24, hindi ko mababasa yung sulat, Rabo, Andres Juan Abella, George Cruz, Chapoctin, and Giselle Roni Arceo, Rose Pablo, maraming salamat sa inyo pagtingliso, kento animal, sikaw naman pare ko. Okay, eto naman po. Ang ating, alam niyo naman ako, sa ex lamang ako. Ex ka lang. Ayaw mo yung... ito po ang ating mga ranters sa ex. Ha? Yes. Ito po, kinunan ko na ng screenshot. Sandy and Count Tutin, yes. Ito po, yes, screenshot. Sila. Ito si Nadj, Vic ng Bustos. Yan, oh. Good morning mga yatotero, sabi niya. Yeba! Ito pa, sina BK, sina Paul Doc, 3J, si Master Mariner C1, si Mr. T, si Tweet, ay narito, si Rolly, Malyari, ang Tamalagi, Spartacus Philip, Hil Carlos, Pinoy Tapsilog, Japoktin all the way from Taipei, Taiwan. I am Lucky Aki, si Ken C, Ryan Flores, Don Rodrigo, Little Boy, at ang mga hindi mababanggit ay sina Enzyme Mother, Valerie, si ML, siyempre, si Michael Guy, at si Ryan Ang, si Rolly Mende Tomas. Ay narito, Cathy Palamos, nakikinig po siya. Palagi ito ni Raul Para, si Jubes Tesalona, si Direk Amats, Lester Dimarana, nasa kang ating DOP, si Pao Magsino, si Utomoro, wow. Sa Gossi ng Boracho Films, nagbibuild up po tayo ng talents. William Gatchalian, Andrew Tan, nandyan ng si... anong pangalan nito? Si Tony Santos, yung ating singer. Para tomorrow, kung gusto mo mag-jamming sa Manifesto BGC, Jazz Nights po, nandun ng Jazz Halls with our special, napaka-talented yung guest natin dito nung Lunes. Yeah. Tony Santos. Yeah. Yan, si William Gatchalian, si Alex Cruz, si Nuts, at saka si Louie Gamboa ay narito. Direct Bubut Mortis, Altantay, nagikinig po yan. Ali Forbes. At siyempre po si Katirso Peralta at saka si Kachek Talay. Okay! Yeah. Thank you for listening in. O Doc, may topic ka, sabi mo. Tatapikin na kita para yung topic mo. Bakit palagay dito February 9, Saturday? Friday dapat. Baka mali. Kinorek na yata yan. February 9, 1 to 5. Erase building. Alright. Okay. Kaya alam, napakahirap yata hanapin yung building na yun. Okay, kasi erase. Erase eh. Oh. Yep. Oh. Punta tayo ron kaagad after this. Kasi alauna ang umpisa. Kala ko punta tayo ron baka ma-erase. Okay. Mabuti. Okay. Si Attorney Joey Lumangaya, pabalik na daw sila sa opisina. Ayos yun, para may kasali ang, sa pagkain. Yes. Topasyo. Yes. Okay. Topic na, meron pa tayong dalawat kalating minuto. Oo, at saka yung susunod na yugto, sa'yo na yun. Okay. Alright. Ang ating kukongratulate ngayong kaagad ay siyempre ang University of the Philippines, ang ating UP, na meron silang Open University na sinimulan. Ang Open University po ay isang online courses na... Kung Open University ba, paano ka mag-enroll kung sarado? Tama. Online courses po ang in-offer nila. Ang Open University o online courses ang in-offer. So, yung online courses po, meron silang 24 na kurso na ang emphasis ay
business analytics, frameworks, principles of graphic design, social entrepreneurship, etc. Yeah. Pero ang pinaka-obvious na nakikita ko po rito ay meron po silang distance e-learning course na actually iba-iba yan eh. Meron silang introduction, merong strategies, meron silang learner support, and then teaching and learning. All online, ha? Yeah, online lahat po ito. So, ang courses po nila, ang ino-offer ay 16 hours of training, basically. Ang maganda, so, over ilang days yun? Well, it depends on you, eh. Kasi nga, it basta ilalagay nila yung 16 hours doon, bahala ka na kung kailan mo. Ay, hindi siya live. Hindi live. Yun ang maganda po rito. Kasi nga, so, at your convenient time. Correct. Tama free, yun. Ang emphasis nga is free, self-paced, and open. Yun. Okay? Tapos, ang mangyayari po rito, at the end of the course, merong e-certificates pag natapos ninyo adequately at magagamit nyo na po sa inyong mga resume. Yan ang maganda dyan. Ayos. 16-hour training yan eh. Tapos UP pa. So, meron kayo certificate from the University UP. Of the Philippines. Ayun, at, walang bayad dyan, walang bayad. Free nga. Ayun. No, usually, pag free, walang bayad. But pero di ba sa may kasabihan, there ain't no such thing as a free lunch. Oh, eh, malalaman natin talaga kung absolutely free. Eto naman po, sa dahil nag-offer na rin po ang Pilipinas, ay lumabas na rin po na nag-offer din ang Harvard University. Mm. Ang mga courses nila ay 124 na libre na courses hours? Po. Oh, free yung education, pero ang certification ho, may bayad. Yun ang difference. And ang bayad po will range from anywhere between 7 and 16,000 pesos. Pero ang lalabas po noon ay meron po kayo na course certificate galing po sa Harvard. Yun ang malupit. 142 online courses, programming, history, data sciences, mathematics, and humanities. From 1 to 12 weeks po yung program. Tapos pwede nyong i-access anytime. Pwede, libre din po yon. Pero kung magpapa-certify kayo, yun nga, bayad kayo 6,000 pesos to 17,000 pesos. Yun ang maganda po dyan. Kasi po, meron din naman Khan Academy. Ang Khan Academy din po, you can access hundreds of courses na pwede nyong matutunan. Although, syempre, kung masigasig kayo, Khan hindi nyo naman kailangan eh. Na? K-H-A-N. Khan Academy. K-H-A-N. I-Google nyo lang po yun. Lalabas so, pagka nag-iisip ka tungkol sa academy na yun, Khan Thoughts yun. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, yun yung pag-iisip na galing kay Khan. Khan Thoughts. Oh, you're right. Okay. Good. Okay. Oh, yeah. Ito na tayo. Okay. At sa notang yan ay magbabalik po ang Yes, Yes, Yoto Pasyo. Ating oras, alas 11:45 at Ludes. Okay, please, babalik kami. Promise. Promise. Yes, Yes, Yoto Pasyo! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Tapasyo, kasama si Doc Che Lejano. Yes, Yes, Yoto Pasyo! Yaba! Mga kasama, nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Tomasio. Oras natin, alas 11:50. Attorney Ferdy Tomasio at Dr. Alejandro po sa final segment ng ating programa itong araw na ito na holiday para sa ating mga Muslim. Ah, ganun ba? Yes. Pero hindi, ano ba ito? Hindi Eid al-Fitr. Ang tawag dun sa holiday na I mentioned it yesterday. Kasi kung Eid al-Fitr, walang pasok eh. Wala. Muslim holiday, Isra wal Miraj, Prophet Muhammad's Night Journey and Ascension. Ah, okay. Yes. So, binabati natin. Tsaka, ano yung happy holidays? Eid Mubarak. Diba? Eid Mubarak ang ating mga kapatid na tapos, Muslim. Tapos, simula tomorrow, mahabang long weekend. Mahabang? Proclamation 453. Chinese New Year? Yes. Then Saturday, Sunday. Then Monday, on leave ka. Mahaba talaga long weekend yun. So, ito naman, ito continue natin ang ating na-mention na tungkol sa ating education. Okay, announcement po, dahil po sa ginawang Program for International Student Assessment, yung PISA 2022. Ang lumabas, PISA, di ba yun yung bilog bago kukutulin mong karne, triangle? May kulay. Masarap yun. Ha? PISA pa yun. PISA. Okay. Ito, okay. International Student Assessment. Okay. Ang nangyari po, inireport nila na sa buong bansa natin na merong, kasi hanggang ano to ha, ang mga 15-year-olds po. Ano bang ina-assess dyan na mga aptitude? Math, reading, and sciences. Okay. Ang naging problema, okay, start natin. There were
1,782,915 year-old students dito po sa Pilipinas. Ang dami pala, ano? Okay. Tapos, ang nag-exam po ay actually 7,193 from 188 schools wow, sa Pilipinas. Wow, marami. Right? Mga high schools yan, ano? Kung 15. Yes, ah. high school. At ito po, yung mga 15-year-olds na 1.7 something million na mga 15-year-old students, meron pong 17% na out-of-school youth dyan sa mga 15-year-olds. So only 83% of our 15-year-olds are in school. Okay? Ang PISA naman po, which is International Student Assessment, 81 countries and economies ang tinetest dyan. Ha? Ang Pilipinas ay pinaka-anim sa kulelat. Nge! Yun ang problema. Kamote! Oo. And to emphasize that, sa reading, mathematics, and science, meron pang extra palang exam dyan na nasa loob na creative thinking and financial literacy. Mm-hmm. But yung creative thinking and literacy sa finances, basically mathematics po yun. So ang focus po nung creative thinking is also mathematics. In other words, bibigyan kayo ng problema, i-express nyo mathematically. Ang naging problema nga ay tayo kulelat dyan at sa 188 schools na nag-participate po, isa lamang public school ang pumasa. Anak ng tinapa. Isang public school. Pero yung mga private, limang mga public, limang private school lang ang pumasa. Ano yun? Ay, hindi minention eh. Pero ang minention lang nila ay bakit? Yung public school na pumasa, which is the Benigno S. Aquino High School ng Makati. So, congratulations to Benigno S. Aquino High School dyan sa Makati. Makati lang po ang kaisa-isang public school na pumasa. At least yung namesake school niya, may mga matatalino. Oo, oh, yung B.S. Aquino. Oh. Oh, may... Although yung B.S. Aquino, tingin ko yung tatay nga. Si Ninoy, hindi si Noy-Noy. Oo, kasi Corazon Aquino si Panot. Oo, Benigno Simeon Cuanco. Oo. Benigno Servillano yan eh. Oh, if I'm not mistaken. Oh. Okay. Pero alam mo, yung di ba Noy-Noy, di ba may Noy-Noying? Kasabayan. Oh, Noy-Noy. Alam mo, napapalitan na daw yan eh. Nang? Bongbonging. Ay! Hindi. Ang Noy-Noying, nasa video game ka, napipitik-pitik. Uh-huh. Ang bongbonging is nasa loop ka ng aeroplano, ikot ka na ikot. Oh, bawa, party-party ka. Pasyal ka na pasyal. Party-party. Oh, attend na concert. Oh, attend na concert. Yun ang ginagawa. So, bongi-bongi-bongi-bongi? BBM? Bongbongin. 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 Ay, naku. Okay. So, yan po ang nangyari sa PISA. Nakakaasara yung ating edukasyon. Kasi, nakakapanghinayang. So, last 3 minutes naman, nais kong talakayin tungkol dito yung nangyari po sa ating kabigasan. In other words, yung ating pag-produce ng ating staple na bigas. Okay. Highest ever ang record po natin. Produce po tayo ng 20 million metric tons. Yun. Very good. Ang problema, 80% lamang ang nasasupplyan natin with the record 20 million metric tons. In other words, hindi natin masupply ang other 20%. Bakit? Kulang pa rin daw. Ang normal consumption pala natin, maganda yung statistic dito, Dre. One, for every Filipino, 112 million Filipinos, 1.5 cups of rice a day. A day. So half cup every meal siguro yan, kung 3 meals. For every Filipino. For every Filipino. You for every grain of sand upon the beach, I've got a piece for you. Pearly shells yun. Mas marami yun. No? So 118.81 kilos yearly ang kinakain ng bawat Pinoy. So ang lumalabas, tinalo natin ang China as the world's biggest rice importer. For 2024. Eh, ang daming tao sa China. 10% lang yata. Natalo pa rin natin ang China. Grabe ah. Anak ng tinapa. Kasi napoproduce naman ng China kasi. Import ang ibig sabihin. Hindi consumption naman eh. No, importer. Kasi nagpoproduce ng sariling rice ang China. Kanya lang. Yes, sa dami nila siguro. Yes, considering. Hindi sumasapat. Correct. Tayo naman eh. Hindi naman ganun kalaki yung populatio natin. Oo. Oh, ang ini-import natin is 3.6 million metric tons. Every year. Di ba may pinag-usapan nga tayo noon yung in-import, sabi mo, isang araw lang yan eh. Oo nga. Yung awi yun dyan eh. Pag may import ka ng ganun. So may mga nagmumungkahi, mag-import na lang tayo dahil mas mura abroad. However, problema naman natin yun, kagaya noon. Kung nag-i-import lang po tayo, hindi ba tinigil po ng India yung pag-export nila? Dahil hindi nga may shortage. Hindi mating India. Oo nga, hindi sumipot eh. In-Indian tayo eh. Kaya nga hindi umating, in-Indian tayo. Pero in that case naman... Pero palagi may shortage. Hindi, maliliit yung tao eh. Maliit ako eh. So, yung shortage po sa India,
pinigilan po nila yung pag-export. So, kung import-oriented lang po tayo, kawawa naman tayo kasi saan tayo kukuha ng makakain? Dapat hindi yata tayo nakapagbayad yun eh. Pa, yun, yun, five, pa, six, yun pa, yun pa. 5-6 nga pala, no? Hindi, mahal eh. Kaya hindi tayo nakapagbayad. 5-6 kasi. So, and ano naman yung solusyon? Ito yung nakakatawa. Sabi nila, kailangan solar-powered irrigation. Oh, di ba? Oh. In-emphasize nila na 180,000 hectares ang mapapower daw niya. Tapos, you expand small-scale irrigation. Oh, di ba ang naganda? Oh, ang nakakalimutan nila. Hindi, okay, mag-irrigation ka. Ang nakakalimutan nila, eh, paano ko walang tubig? El Nino eh. Mahirap nga yun. Yun ang dapat asikasuhin. Ang bira ka naman eh. Bibigyan ka na ng irrigation. Gusto mo ba may tubig? Parang binigyan ka na ng trabaho, nag-anap ka na ng sweldo. Problema din yung tubig. Irrigation, solar-powered pa. Yan na kita ng trabaho, maghahanap ka pa sa akin ng sweldo. Ano ang klase yan? Hina ka naman, El Nino, kasi mainit. O, di mas malakas yung solar power? Mahina ka eh. Wala, parang tubig. Yung nga, nakakatawa dyan. Naknan tinabaho. Sige, sige. Labas na yung credit. You know, para sa kanil, that problem is too big. Oh, it's too big. Too big. At sa notang yung mga kasama ay, pagbibigay dana po kami sa susunod na programang Balitang Bayan. Yan, 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 yan. Kasama si ang ating none other than our news director, si Miss Judith Estrada Lariño. Kaya magbigay pugay ka na. Siya bang nasa ano? Siya bang magre-report? Ano ba ito? Bakit parang Balitang Bayan? Hindi ba siya? Balitang Bayan today? Si Ma'am Judith ba? Hindi. Baka si Ma'am Judith. Hindi ko alam. Eh baka si... Ako, wala nakalagay eh. Basta, Balitang Bayan. Ma, masa na? Wala. Well, anyway, news director. Wala na yung ating... Anyway, matasahin ko na lang. News director, Judith Estrada Lariño, desk editor, Neil Joy Abella. Ba? News editor na si Bap? Anyway, tech engineer, Warren Contino, Jenny Cormico, Kent Sale, Jem Barbon, Ninja Reyes, and Chuck Josue. Broadcast IT, Don Gigante. Teleprompter operator, Neil Joy Abella. Ang ating mga manunulat, si Hyacinth Ludovico, Katrina Gonzalez, Mays Aliño, Dayon-Dayon, Communication Assistant, si Eloisa Molinao. Balitang Bayan with Drew. Nasino, Drew, nasino, sino, sino, sino. Okay. At with that, kami po ay mag-iiwan ng mga katagang susupil sa inyong kasalanan. Kikitin sa inyong pagkakasala. At titimo sa inyong kaisipan na huwag makikiyapin. One, two, three. Yeah! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes Yes Yo, Tapacio!